Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Coach Tim Cone, gustong makabawi sa Reno Shiny Lasto Painters. Coach Yeng Giao, sinabing hindi totoong Hinebra ang kanilang nakaharap. Sa darating nga na Biyernes mga chong, ay magkakaroon ng rematch ang Barangay Hinebra kontra Reno Shiny Lasto Painters. Kung matatandaan nyo ang mga chong, nanabigo ang kupunan ni Coach Tim Cone na makuha ang panalo sa nilang debut game. Kaya naman, ine-expect ni Coach Yeng Giao na ibang Barangay Hinebra ang kanilang makakarap na mas preparado at cohesive ang laro. Ayun pa kay Coach Yeng Giao ay debut game round ng Hinebra noong makalaban nila ito. Kaya nandoon pa daw yung kalawang at nag-a-adjust pa sa sistema dahil sa bagong rebuild yung kanilang lineup. Napakaraming ang nabago sa koponan ni Coach Tim Cone. Nawala si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle na napakalaki ng role na ginagampanan sa kanilang koponan, at nadagdag naman sila Stephen Holt, RJ Abarrientos at Isaac Go. Kaya nung mga unang laro ng Hinebra ay talagang nag-struggle sila dahil nga nagkakapaan pa yung mga players at kulang pa sa chemistry. Kaya naniniwala itong si Coach Yeng Giao na hindi totoong Barangay Hinebra yung kanilang nakalaban sa Candon, Ilocos. Nakikita naman daw ngayon na iba na yung inilalaro ng Barangay Hinebra na mas tougher at better condition team. At napakalayo nga daw niyan kumpara noong huli nila itong makalaban. Lahat daw ng position ay merong bala si Coach Tim Cone. At halos wala nang araw silang makitang butas dahil mapa-opensa man o depensa ay napakaganda nang ipinapakita ng Barangay Hinebra. Halos lahat nga raw ng mga players ay nakapagko-contribute. Hindi na nga din daw niya nakikitang pumepuwersa si Justin Brownlee. At yan nga raw yung mas nakakatakot sa Barangay Hinebra. Dahil ngayon pa nga lang daw ay napakaganda na ng kanilang inilalaro. Ano pa kaya pag nagsimula ng pumuwersa yung kanilang resident import na si Justin Brownlee? Kaya naman, ina-expect nga nitong si Coach Yeng Giao na hindi magiging madali para sa kanyang koponan ang kakaharapin nilang Barangay Hinebra. At alam nga raw ni Coach Yeng Giao na ayaw ni Coach Tim Cone na makakadalawa sila, kaya magandang laban daw ang dapat i-expect ng lahat dahil hindi nga rin daw magpapatalo ang Rain or Shine Elasto Painters. At dyan na nga nabanggit ni Coach Yeng Giao na sakalang daw siya maniniwala na championship contender na ang Rain or Shine Elasto Painters kapag nagawa nilang makadalawa sa koponan ni Coach Tim Cone na Barangay Hinebra. Ayon nga dyan mga chong, ay ang Hinebra ang tinuturing na sukatan ni Coach Yeng Giao para maging isang title contender team ang kanyang koponan. Pero para sa akin mga chong, Rain or Shine Elasto Painters ang Dark Horse team ngayong Governor's Cup dahil napakaganda nga ng kanilang ipinapakitang performance. Kaya naman, kaabang-abang talaga yung magiging rematch ng Barangay Hinebra at Rain or Shine Elasto Painters. At speaking of rematch ng Barangay Hinebra at Rain or Shine, ay gusto nga ni Coach Tim Cone na makabawi ang kanyang koponan. Matapos ngang makabawi ng Barangay Hinebra kontra Blackwater Bossing, ay excited nga itong si Coach Tim Cone sa magiging rematch naman nila kontra Rain or Shine Elasto Painters. Ayon niya sa kanyang naging latest interview, ay isang araw ang Rain or Shine sa pinakamalakas na koponan sa kanilang grupo. At unang araw nila yung naramdaman sa kanilang naging debut game. Dahil Rain or Shine nga yung pinakaunang tumalo sa kanyang koponan. Kaya naman, ngayong merong second chance ang Barangay Hinebra, ay gusto nga ni Coach Tim Cone na makabawi at makuha ang panalo. Unti-unti na nga raw dumarating ang PBA playoffs, kaya naman, every game counts at kailangan na kailangan daw ng Barangay Hinebra na maipanalo yung kanilang mga upcoming games, lalong-lalo na kontra Rain or Shine Elasto Painters. At yan nga raw yung kagandahan ng bagong format ng PBA. Dahil meron daw silang pagkakataon na makabawi sa mga koponan na tumalo sa kanila. As of now nga mga chong, ay nagawang makabawi ng Hinebra kontra Blackwater Bossing at ito ngang Rain or Shine Elasto Painters
ang susunod nilang target bawian. Pero hindi nga nagpapakasiguro itong si Coach Tim Cone dahil isa raw yung rain or shine sa mainit na kupunan ngayong conference. Kaya naman, hindi nga raw magiging madali yung kanilang target revenge, lalo na't nagsisimula pa lang daw bumuelo yung kanyang kupunan kumpara sa rain or shine na mainit at meron ng solidong team chemistry. Ayon pa nga rin kay Coach Tim Cone, ay kinakailangan nga raw nilang magkaroon ng adjustment dahil panigurado raw na na-scout na ng rain or shine yung kanilang naging performance noong mga nakalipas nilang laro. At kahit unti-unti nang gumaganda yung performance ng kanyang kupunan, ay mayroon pa nga rin daw inaayos si Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra na kinakailangan nilang magawad ng paraan. At kung mangyayari nga yan mga chong, ay mas magiging maganda yung flow ng kanilang triangle offense. At kilala nga natin itong si Coach Tim, palagi nga itong mayroong ginagawang adjustment at development sa kanyang sistema para manatiling unpredictable yung kanilang opensa. Sa ngayon ay masaya itong si Coach Tim sa magiging rematch nila kontra Rain or Shine ni Last Painters. At tingnan na lang natin kung magagawa ba nilang makabawi. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo kay Coach Tim? Pati na rin sa sinabi ni Coach Yeng Yao sa Barangay Ginebra. I-comment mo lang dyan sa ibaba.